Nagkasagutan pala kami ngayon ng mga employers ko. Tapos, nakakapagod. Nakakapagod mag-adjust sa mga pamilya. So, kain tayo, smart friends. Sila sa part na yan. Tinan niyo. Tapos, meron, oh! You know prepared what, by Mahal. May isa pa akong kanin. Meron pa isa. Soy sauce, yun may suka, tapos vlog so, ni Shandy. So, dalawa yung ganito niya. Kukunin ni Jenny. Wala akong trabaho ngayon. Ngayong araw ay Tuesday. Tapos kahapon, April 1, wala rin akong trabaho dahil holiday dito sa Belgium, sa buong Belgium. Tapos, plano ng mga employers ko na napupunta sana kaming France for 2 weeks. Magbabakasyon sila dun, kasama ako kasi magtatrabaho ako, obviously. Tapos nagbago ang plano nila. Nakabakasyon pa rin sila ngayon, pero dito sa Belgium, sa may seaside. Tuesday ngayon at wala akong trabaho. Kasi sabi ng babae, wala naman daw masyadong trabaho doon. So, ayun. Hindi ko kagustuhan, pero ako ay nagbakasyon. So, ito nagbavlog ako para maging productive naman ang araw ko ngayon, para may nagawa naman ako na kahit papaano. So, dahil nagpahinga ako ng Lunes, Martes, tapos wala din trabaho ng Sunday. Parang ayoko nang bumalik sa trabaho pero kailangan ko ng pera. Medyo sumama na yung loob ko ngayon sa mama ko. I know na hindi siya nice na i-share dito pero I hope na yung mga nanay na may mga anak na nasa abroad, sana maging considerate din tayo no, sa mga nararamdaman ng mga anak natin na nasa abroad kasi mahirap po ang buhay sa abroad. Hindi po siya laging masaya na nakikita nyo dito sa social media. You get ready na? Yes, I'm about to get ready. I was looking for my phone. Oh, where's your phone? I found it. Where is it? Downstairs. Okay. Are you okay, man? I am okay. I want to eat mango. Okay. We will go running. Biking. Ay, biking niya eh. Dito ko ngayon sa kwarto. Di Mahal. Matapos ang pag-emote natin, ito kakain tayo ng mangga. Wala si Water dito, nag-cycling, nag-biking sa labas. Hindi mabubuo ang araw niya kung wala siyang sports. Kain tayo. Walang hilaw na mangga sa mga groceryhan dito. Maliban na lang sa mga Asian stores. Kaya ayaw ko rin manood ng mga mukbang sa TikTok. Lalo na kapag Jollibee, mga street food sa atin sa Pilipinas, nasasaktan lang ako. About dun sa hindi matutuloy ang kasal namin this year, kasi ang balak namin ni Belgian, December ng this year. E nung mag-propose si Belgian, nakaplano na ang papa niya at ang stepmom niya na sa December magbabakasyon sila sa Colombia. Parang hindi magiging official wedding yung gaganapin sana namin ngayong December sa Pilipinas. Kasi ayaw namin mag-process-process ng mga LCR, ayaw namin mag-attend-attend ng mga seminar. Gusto namin na diretso na kaagad kasal or ceremony. Eh hindi pala yun possible sa Pilipinas. Ayaw namin magstay sa Jensa ng mga more than a week or less than 1 week. Para lang mag-process ng LCR at kung ano-ano man para sa official wedding. Tapos ang papa ni Mahal, mas gusto niya na official wedding talaga para worth it ang pagpunta nila. Tapos gusto niya, idea niya to talaga ha. So, sa idea muna tayo ng papa ni Mahal. Kung hindi lang sana conflict din sa schedule nila, ng bakasyon nila sa Colombia, pupunta sila.
gusto niya talagang samahan ang anak niya sa Pilipinas at mamit ang pamilya ko. Yun lang. Nakaplano na sila for Colombia. Tapos sabi niya, how important is it na this year? Eh ako naman, syempre, nag-iipon kami dalawa ni Baljan. Hindi lang siya ang gagastos para sa wedding namin sa Pilipinas. Tulungan kami. Pero ganito kasi talaga dito. Ang observe ko, hindi na lalaki lang ang nagpo-provide sa pamilya. Dalawa. Tapos ayun, naisip ko rin na hindi pa enough ang aming savings kasi expensive talaga kapag uuwi sa Pilipinas. May more than 1 year pa kami mag-ipon if ever na sa 2025 i-push ang kasal. Dito, bago sila mag-holiday, mag-bakasyon, inaayos muna nila ang mga leave nila, nag-iipon din sila, may mga aso pa sila na kailangan hanapan ng magbabantay. Hindi pa rin sa Pilipinas, naiiwan lang ang aso sa labas ng bahay. Sa kanila dito, na parang mga babies nila ang mga aso nila. Gusto ko rin na makasama ang brother-in-law ko, asawa ng ate ko, na nagtatrabaho overseas, seaman, para makapag-live din siya sa trabaho niya. Para may time na magplano. Kasi parang, for me ha, parang too much na this year for me na. Kasi may preparation din kami for our civil wedding, kahit na intimate lang na wedding ito. May preparation din, order pa nga ako sa Shein ng wedding dress. So for me, enough na ang preparations this year for our civil wedding. Tapos yung sa Pilipinas, next year na lang. Mag-explain ko pala maayos. Sana naman no, may mga friends si Mahal na makabisita din sa Pilipinas, hindi lang pamilya niya. Nababiyahe talaga ba ako ng Pilipinas? Para sa mga friends ko na single, ilileto ko sila. Char lang. Hi friends! Kung na-observe ninyo, shaky na naman ang vlog ni Margie. Papunta kami ngayon sa isang jewelry store. Actually, we are planning to visit 2 jewelry stores. I don't know if it's possible, but they are just next to each other. Kasi titingin kami ng wedding ring. Yes, Cooks? Yes, Cooks. It's not nice to say that. Because mahal ko, or sometimes we call each other Cookie, but I don't want you friends to hear that because that sounds weird. But for us, it's sweet. May mga ganun din ba kayo na mga tawagan ng partner ninyo na parang nakakahiya pag narinig ng iba? So ayun, pupuntahan din namin kung ang jewelry store kung saan si Mahal bumili nito, itong engagement ring. So ayun, update lang namin kayo. Update ko kayo. Don't forget to like this video and click the notification bell. Saan bang notification bell? Parang nandito. Hi friends, I will wrap my gift. Mabalutin ko, sometimes I forget, but it's okay that I speak in Filipino. Birthday na ng alaga ko this Saturday, 6. It's also Papa's birthday tomorrow. Oh yeah? So, mahilig siya sa Paw Patrol, kaya ito yung bibigay ko sa kanya. Pajama. Nagluluto si Baljan ng dinner. It's burger, pero walang bun. Nakalimutan niyang bumili ng bun. So, what's the solution? I put the breads in the oven from the breakfast, and then I will cut the burgers in two, so I can put them like this in the bread. Ang gagamitin niya na lang daw na bun ay yung pang breakfast na perfect bread. Perfect solution. Breakfast na yeah. Bread. Thank you.
So ang alternative niya ay napagod. Batok is real. It's okay. No, it's not okay. Is that okay? We will not eat that? Maybe. It's we can eat that, Mahal. That's still fine. Yeah. Yan. Mahal as a chef. Chef Boy Logro. Hi friends! Andito ako ngayon sa bahay ng mga kaibigan ng mga employers ko at ako lang mag-isa sa bahay. Kasi nasa labas sila at nagdi-dinner. At kaunting update, na-order ko na pala sa Shein ang wedding dress na isusuot ko sa civil wedding namin. Ayun. Sana naman na siya sa personal. Ang dinner ko tonight ay kapsalon na in-order ni Mahal. Kapag hindi kami magkasama, siya ang pinapa-order ko lagi. Nagdadrama-drama si Margina. Gusto kong kumain ng ganito, ganyan. Sushi sana yun. Sushi sana yun. Kaso lang, Mahal manoy. 50 euros da. Jud ang ano, minimum. Hi friends, tingnan nyo naman ang mukha ako. Parang ang haggard. Nagkasagutan pala kami ngayon ng mga employers ko. Especially nung babae. Dahil may gusto kong i-clarify. Tapos, ang gamit ko na word sa text message ay nag-expect ako. Ganyan ang gamit ko na word. Tapos, sabi ng lalaki mas maganda daw na hindi daw expect. Kundi parang iba-iba talaga ang mga pamilya. Kasi pangatlong pamilya ko na to sila. Nakung saan ako nakatira ngayon. Tapos, nakakapagod. Nakakapagod mag-adjust sa mga pamilya. Kaya, excited na akong gumraduate sa pagtatrabaho sa pamilya. So, ayun. Hindi ko na lang din ibabahagi kung ano ang nangyari sa amin ng employer ko na babae. Pero, kung au pair ka man ngayon or nani ka ngayon, kailangan mo talagang ipaglaban din ang sarili mo. Kailangan mo rin talagang magsalita. Dahil kung hindi mo kayang gawin yan, sino ang tatayo para sa'yo? Kasi sila dito gagawin nilang lahat ng kaya nilang gawin para mas makatipid sila. Minsan, generalize nila na ang mga Pinay kaya lang nila. Na alam nyo na kung ano yung sasabihin nila, sunod lang tayo ng sunod, eh hindi ako ganun. Kaya kong maging mabuti sa kanila, pero hindi pwede na lahat ng gusto nila ay yun ang masusunod. Na realize ko na nasanay na pala ako sa mga confrontation na ganito, sa mga sagutan na ganito. Dahil kalma lang talaga ako kanina, nakikinig lang ako sa kanya, tapos sabi ko, ay wait, ganito yung gusto kong sabihin, ganyan. Tapos at the end, na okay naman, nag-compromise sila, nag-compromise ako. Nag-meet kami halfway, which is yun dapat. Hindi na sila lang dapat ang nasusunod lagi, hindi pa din na ganun. Kaya I'm so proud of myself. Gusto ko lang sabihin sa sarili ko ngayon na proud ako sa sarili ko na hindi ka na nagpapa-abuso. Minsan mahirap lagyan ng boundary ang pagiging nice mo sa kanila, but at the same time, kailangan mo rin i-remind ang sarili mo na nandito ka para magtrabaho. Nandito ka dahil trabahante ka kanila. Hindi ka part ng pamilya. So, kasi kung part ka ng pamilya, trabaho ka lang ng trabaho, walang bayad yan. Eh, dito, trabahante ako eh. Hindi pwede na kada request libre. Hindi pwede na ganun, di ba? Ayun. But, ngayon, okay naman na. Ayun lang, pagkatapos ng accord lang na ngingiti ka. Pagkatapos yung mag-ganon-ganon, ngiti-ngiti na lang. Pero kasi sila dito, di ba, walang personalan. Pagkatapos ng usapan, okay, let go. Pero ako, nasa utak ko pa rin. Ayun, gagraduate na ako eh. Gagraduate na ako sa ganito. Hi friends! Pupunta kami Netherlands ngayon. Matutulog kami sa isang sister natin dito sa isa-isang friend natin dito sa YouTube, si Hazel. Taga Den Haag siya, The Hague.
Tapos bibisitahin namin ang tulip fields. So nung 2021. Nung 2021 nandoon ako, 2022 nandoon din ako. Ay, no. 2022. Do I have pictures of tulip fields? In 2022? No, I don't. I don't think so. No, 2023 lang pala. Pero ngayon, we are going to use, or we will be using Mahal's drone. Mas maganda ang shots ng tulip fields sa drone. So, let's go! Mahal, come here. Uy, say, let's go. Let's visit the tulip fields. Let's go. Mahal, make sure your head is not cut. Let's go. Like this, ah. Nag-CCR pa ngayon si Mahal. Pero, i-share ko sa inyo na nagkatampuhan kami. Ako, yun. Siya, yun. Ako ang nagtampo ng very, very light. Wala lang. Iwan ko. Nakakainis na may mga drama-drama tayo minsan. Buti naman may pasensya siya na suyuin ako, ganyan. Na ipaintindi sa akin ang point of view niya at iniintindi niya rin ang nararamdaman ko, ganyan. So, shoutout kay Sister Hazel na nadamay pa kasi sabi ko i-cancel na natin ang magpunta sa Netherlands kasi parang wala na ako sa mood, ganyan ba. Tapos, nagawa niya na daw lahat para i-convince ako na pupunta kami Netherlands kasi alam niya daw na gusto ko daw na pumunta doon. So, ang ginawa niya, maybe hindi ito nice kasi i-approach niya ang kaibigan ko na hindi ko alam, ganyan. Pero, na-observe ko na kasi minessage niya si Hazel na si Hazel daw ang mag-convince sa akin na pumunta kami Netherlands. Tapos patulog na kami nun, patay na kong ilaw. Na-observe ko na nagsa-cellphone pa rin siya. Sabi ko, suspicious. Ano kaya ginagawa nito? Yun pala, minessage niya si Hazel na taga Netherlands. Tapos si Hazel naman, after few minutes, nag-message sa akin. So sabi ko, nag-usap tong dalawang to. Shout out kay Sister Hazel. Wala lang sis pa, drama-drama lang tayo. Alam mo naman ang mga topak nating mga babae, ganyan. So, a tip lang sa inyo, kung wala pa kayong partner ngayon or nakikipag-date kayo ngayon, mas maganda talaga na may pasensya ang lalaki na maintindihan niya ang pagka-dramatic natin sometimes. Na even tayo sa sarili natin, parang, huy, nire-remind na natin sa sarili natin, huy, tumigil ka nga, saka uwihan mong ganyan. So, ipapunta na kaming Netherlands. See you! Inside you, oh inside you, in your eyes. You try to, you always try to hide your pain. You always know just what to say. They think this vlog is going to be windy, and I don't have a windscreen there. Here's the purple tulips. Hindi pa talaga siya fully blown na tulips. Pero ang gaganda na nila. Look at my favorite tulips! Ang ganda nila. Ayan. Another uncle dito. Wow! Ayun naman si Uncle Walter BC sa drone niya. Mahal! Film me, B. I will walk there, oh. Come here. Can you come here? Thank you.
It's 22 degrees dito ngayon sa Netherlands and also sa Belgium. Tapos naghintay kami ng aming snack na lunch. Hindi ko alam. Basta yun, pinagsabay na namin. Basta may araw dito sa Europe, sa Belgium, ganyan, Netherlands. Na parang nagpa-party ang mga tao. Kasi masaya sila. Masaya kami. Isa na pala ako sa mga tao masaya kapag may araw. Funny masyado na isipin nung nasa Philippines ako. Nagpapayong ako, ganyan. Kasi iba naman ang init din sa Pilipinas. Uy, marag makapaso. Ang sakit naman sa balat ng init ng Pilipinas. Pero dito kasi, may different seasons na. May winter, ganyan. May autumn, may spring. Isa sa mga favorite seasons ko ay ano, spring. Kasi tama-tama lang ang weather. Hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Ganyan. Pero may araw. Most of the time. Yun, ang saya ko na nakita ko ang tulips. Tama na siguro yun. Uy, may nadaanan kami gaina. May nadaanan kami na isa pang field na mas maraming flowers or mas maraming tulips. Pero tama na siguro. Tama na yun. Basta naka-drone na si Mahal. Nakapag-play na ng drone niya doon. At naka-video-video na rin ako. Okay na yun. Wala lang picture-picture. Nag-graduate na ako sa picture-taking sa tulips. Wow! Ang sarap-sarap! Ginasal. Inasal lang. Ito, ano to? Pampahid-pahid. Oo, para hindi siya mag-dry. So every 7 minutes. Grabe, sabi ko, papakasalan ko lang si Hazel. Sabi ni Erwin, oh, you have my blessing. Ah. Tapos sabi ni Walter, umiinom naman ako ng wine. Nagtuto naman ako. Ako na si Hazel, sabi niya. Okay. Tama siya. Okay. Dito mo gusto mag-chill lang. Dito lang tayo. Okay. Ito na ang aming dinner. Lunch, dinner. Saan na to? Sa bagsaka na yan. Ang tagal naman ng mga yun. Tagal naman.